ikaw si Mama. Naglalaroan niya naman utak ko eh. Totoo. Ako ang mami mo. Talagang kailangan mo arkinan ng buong function room para lang makapag-solo tayo. Para tayong mga bata nagtatago sa mga magulang. Meron daw pa sa'yo si Mayor mamaya sa may basketball court. Anay, di ba pinsan mo yun? Pwede ko ba siyang maisayaw? Nakakagigil kasi ang pinsan mo. Ako rin eh. Hindi higil ako sa'yo eh. Kaspi na sa Bicol. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Daniel. Hindi ko nga alam. Imposible yun. Sinasabi ni Daniel ang lahat sa inyo. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinasabi sa'kin. Kaya hindi ko alam. Meron ba kayong kilalang Katerina Montenegro? Hindi pa alam ni Manang Henya kung saan nakatira si Daniel. Kailangan maunahan ko siya bago niya ito balaan. Mawalang galang na ho. Manong, Manong, baka nakita niyo po itong babaeng to. Tatanong lang po, nakita niyo po ba to? Boss! Kuya, Manong! Manong! Tatanong lang, nakita niyo ba itong babaeng to? Oh, alin pa? Ang ganda na sel ko mo, pare! Ganda na sel ko! Patingin nga! Ano naman? Ay, ganda na sel ko! Iyabong mo! Anong kala mo sa akin? Nanakawin niya selfon mo? Inaago mo na nga eh! Hindi na lang naman ah! Siyempre kay mayarap lang kami! Magnanakaw na kami! Nagtatanong lang ako, gusto ko lang talagang mahanap itong babaeng to. Wala pa lang sa babae mo! Brad, dapat lang! Ayaw namin na mayayabang dito! Umalis ka na! Mga pagulang ka pa namin dito! Sinundan ni Manang Henya si Daniel. Bakit hindi mo siya pinagilan? Sinubukan ko po, kaya lang ayaw niyo makinig sa akin eh. Gusto ko nga sana siyang samahan eh. Pero sabi niya dumito na lang daw ako para may kasama kayo. Sakaling may gawin ulit si Miguel sa inyo. Sinabi ba ni Manang Henya kung saan siya pupunta? Hindi ho eh. Basta takot na takot siya para kay Daniel. Nagbanta daw kasi si Nathan na alam niya na kung nasan si Katerina. At kapag nakita daw ni Nathan na magkasama si Daniel at Katerina, papatayin daw sila. Sana, kung sakaling madatnan ni Nathan si Daniel, hindi sila magkasama ni Katerina. Dahil nasisiguro ko, natututuhanin niya yung banta niyang yan. Uy, Daniel, tinan mo. May bunga. Teka lang mo kung masarap, kukunin ko lang, ah. Huwag na. Mamaya mahulog ka pa dyan, eh. Ano ka ba sanay ako makita po nung bata pa lang ako, diba? Nung bata pa tayo noon, pero huwag na ngayon. Kahit na. Kaya ko to. Katrina, baka malaglag ka pa. Katrina, ano ba? Baka mamaya malaglag ka, eh. Ano ka ba? Kaya ko to. Kaya ko na to. Madulas yan. Baka malaglag ka. Ako na yan. Ako na aakyat. Katrina! Ako sabi, kaya ko nga to. Ako na aakyat. Kung gusto mo kumuha ng mangga, dali na. Baba ka na dyan. Siyada, ha? Arang-arang. Magandang hapon. Pwede po bang magtanong? Ay, bata. Sasagutin kita. Kung bibigyan mo ako ng Panginoon, wala na ako, konti na lang. Omer, nakakahiya. Ano ba? Di may diskarte ako. Huwag kang makialam. Anong kailangan mo, kaibigan? Ha? Nakita niyo po ba itong babaeng to? Ayo, nakita ko. Talaga ho? Saan niyo po siya nakita? Yun, ho? Nakapasensya ka na! Kasi hindi na kasi itong asawa ko eh! Ayun nga! Sa likod, oh!
o sa inaber, o mayaman baga, o. Manang ito kong 1,000. Nakita niyo ho ba itong babaeng to? Kinabukasan nakita ko siyang sumakay ng bus, paalis. May kasama po ba siya? Naku, wala. Kaya ko nga siya napansin eh. Naawa ako sa kanya mag-isang bumabiyahe. Alam niyo po ba kung saan papunta? Sumakay siya sa bus papuntang Sursogon. Salamat. Dami pera, oh. Ang ina na ako. Philippine Phenomenon, Walang Hanggan. Patuloy na namamayagpag sa TV ratings gabi-gabi. Phenomenal ang feedback sa social media at iba't ibang networking sites. Phenomenal ang official soundtracks. Certified gold na. Double platinum pa. Kailangan kita. Inudubog ang mga mall shows. Phenomenal award-winning cast. Paolo Angelino. And the ONG actor of the year is Coco. Binebenta na rin ang official Walang Hanggan Infinity Ring at Necklace. Mag-log on sa www.abs-cbn.com para sa Walang Hanggan TV. And get exclusive updates straight from the cast. The Philippine Phenomenon. Walang Hanggan. Manahenya, paano nyo nahanap ang bahay ko? Aba eh, pinagtanong-tanong ko kung may nakakita kay Katrina, kay Daniel. Walang nakakaalam. Naisipan ko, banggitin ang pangalan mo. O ayun, itinuro ako dito. Eh, alam nyo, Manahenya, wala naman dito si Katrina at saka si Daniel. Naku, naku, pwede ba, Perla? Tumigil ka na, ha? Nakita ko yung gamit na tiket doon sa pantalon ni Daniel papuntang Bicol. Eh, warningan ko lang naman sila. Na alam na ni Nathan kung nasaan sila. At baka pumunta yun dito. Diyos ko po, Manahenya, hindi pa pwede yun si Nathan. Oh. Manahenya, anong gagawin natin? Ako, asa na kayo italo? Oy. Pwede ba? Huminahon ka muna. Huminahon ka, Perla. Saan dito ruya ko natataranta sa'yo eh? Sarang Manahenya, alam niyo, pinagsabihan ko mga tao dito na kapag na, pag may naghanap, eh huwag nilang ituturo si Katrina at si Daniel. Mababait naman sila dito, kaya lang ang problema, eh baka naman, hindi sila sumunod lahat, ano? Huwag nang hinyo, anong gagawin natin? Nangakaw si Kuya nung kinulong niya ako na hindi sasabihin kay Nathan
Hindi niya ako ibibigay kay Nathan. Pero natuntun kami ni Joanna. Nalaman niyo kung ano yung ginawa ni Kuya sa akin. Sinabi ni Kuya na magsasabihin ni Joanna kahit kanino. Pero sinabi ni Joanna. Nalaman. Kasi bigla na lang isang gabi tumatik si Nathan. Alam ko hindi sa akin magagawa ni Kuya yun. Nung una, may inahon pa si Nathan. Nagmamakaawa siya sa akin. Maamo siya. Kinakausap niya ako na parang walang nangyari. Pero ayoko na. Di kahit magsinungaling sa kanya, hindi ko na magawa. Alam ko magagalit siya. Pero wala na akong pakialam. Sinaktan niya ako. Sinampal niya ako. Hinampas niya ako kung saan-saan. Natanggap ko pa yun eh. Lumabat pa ako sa kanya. Pero di ko akala yung gagawin na sa akin yun. Nabibinitin niya ako. Nabibinitin niya ako. Tama na, Trina. Tama na. Gusto ko lang malaman mo na lumaban ako. Hindi lumaban ako hanggang sa huli. Alam ko, Trina. Alam ko. Ang dumi-dumi ko na. Daniel, ang dumi-dumi ko na. Hindi na ako nararapat sa pag-ibig mo. Trina, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Naalala ko yung sinabi niyo noon na may tinataguan kayo na masamang tao. Oh. Kaya nilihis ko sa ibang probinsya. Umalis na yun. Ay, Diyos ko, salamat na lang. Salamat na lang. Saan mo ba ito? Malahin niya na gagawin natin. Ano ang gagawin niyo dito? May nangyari ba kay Mama? Wala, wala. Ikaw talaga ang sadya ko dito. Kasi si Nathan, sabi niya alam niya kung nasaan kayo ni Katerina at papatayin niya kayo. Nandito na ako si Nathan. Pero naligaw lang siya ni Manang Luisa. Oo, nasabi na rin sa akin niya ni Manay Luisa. Naku, salamat na lang dahil ikaw siya ni Luisa. Ay naku, Daniel, hindi mo lang alam. Takot na takot ako. Eh, hindi naman kita matawagan. Para bigyan ka ng babala kung anong barak ni Nathan. Napasensya na po, pero sinadya ko talagang patayin yung cellphone ko. Apo, naiintindihan ko. Kwento na sa akin lahat ni James yan dati. Para daw hindi ka na namin matanong. Para daw, hindi ka na mapilitang magsinungaling sa amin. Daniel, may nangyayari ba? Lola, wala. Malaperla, pwede niyo po ba iakat sa taas si Katerina para mapagtahiya? Ano ba ang Katerina? Daniel, anong nangyayari? Wala ko, Lola. Lalabas lang ako sandali. Magpapahangin lang. Thank you.
awiting patuloy na tinatangkilik ng buong bayan. Walang Hanggan Original Soundtrack Volume 2, Certified Gold na! Nathan, where have you been? Nung isang gabi ka pa umalis, wala ka malang sinabihan dito kung saan ka pupunta. Sinundan ko si Manang Henya. Pakiramdam ko kasi alam niya kung nasan si Daniel tsaka si Katerina. Anong nangyari? Nakarating akong Bicol. Pero parang wala rin alam si Manang Henya. Nagahanap din pala siya. Namumabuti lang may nakita kong ali. Nakita niya daw si Katerina sumakay ng bus papuntang Sorsogon. Kaya, napunta ako doon. Ang lalayo ng mga lugar na yon. How long have you been driving? Nathan, ano nangyari? Nahanap mo ba siya? Hindi pa. Pero Johanna, malaki ang Sorsogon. Babalik ako doon para hanapin uli siya. Nathan, tama na. Can't you see? Ayaw magpahanap ng tao. Andito si Mommy. We should be here for her. Dapat makumbinsin natin siya na lumantad para mapigilan natin yung kasal ni Daddy at Emilia. Johanna, lalabas si Mami pag handa na siya. Wala pa namang date yung kasal eh. May oras pa. Ako yung nauubusan ng oras ngayon. Kailangan mahanap ko si Katerina bago siya makita ni Daniel. Bago tuluyang mawala sa akin ang asawa ko. Na-check na ho namin ang background ni Miss Jean Bonifacio tulad ng nirequest niyo. Doon nga siya nagtrabaho sa Bonifacio Bank sa Canada. Pero mga ilang buwan lang siya doon. Nagsimula siya itong kalikit na ng taong ito. Pero bago noon, saan siya nagtrabaho? Wala kaming makitang records niya bago ng taong ito. Wala siyang previous employment records. Sinasabi niya sa amin, doon siya nag-aral. Hindi po ba? Pero wala kaming makitang school records niya. Paano nangyari yun? Sir Marco, may posibilidad ako na nagsisinungaling si Miss Jean Bonifacio sa inyo. Dahil hindi namin ma-verify ang lahat ng impormasyon na sinasabi sa inyo. Nauubusan na tayo ng oras, Margaret. Nagkabalikan si na Marco at Emily at sigurado ko malalapit na ang kasal nilang dalawa. Alam ko, gumagawa ako ng paraan. Anong paraan? Ha? Baka kailangan mo ulit ang incentive! May plano ako. Tutalan niya si Jane. Sisiguraduhin ko na makukumbinsi ko siya dahil siya naman ang tunay na asawa. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Patay na si Jane! Nalito lang ako. Huwag mong pansinin yun. Jane and Jean, they sound the same. At magpinsan sila. At Jean, pwede nga, no? Baka nga buhay pa si Jane. At bumalik siya dito sa katauhan ni Jean. Ginaimbestigahan ko si Jean. Nasabi ng investigador, etong year lang na to, pumasok sa Bonifacio Bank of Canada si Jean. Kahit nga school records, walang makita eh. Alam mo, napakaraming inconsistency sa storya niya. Nagsisinungaling si Jean tungkol sa credentials niya. Bakit naman niya gagawin yun? Marco? Bakit? Alam mo, nag-usap kami ng titahin niya. Pareho kami nahihiwagaan kay Jean. At tama yata hinala namin na ito si Jean ay si Jean. Ano? Oo. Kaya ako nga siya kagad pinaimbestigahan eh.
At dahil walang mahanap na records, baka totoo hinala namin ang tita Hedna na hindi siya namatay sa plane crash. Pero bumalik siya dito bilang Jean Bonifacio. Nagkakamali ka, Miguel. Hindi si Jane si Jean. Patay niya si Jane! Pero walang nahanap na bangkay. Hindi ba ikaw mismo nagsabi na napakalakas ng bombang nilagay mo sa aeroplano? Oh, I'm sure lasog-lasog ang katawan nun. Beyond recognition. Sa bagay. So, paano makakatulong si Jean? Basta akong bahala kay Jean. At ako rin ang bahala kay Marco at Emily. Kaya't huwag mong sasaktan kahit sino sa pamilya ko. Sisiguraduhin ko sa iyo na hindi matutuloy ang kasalang Marco at Emily. LSS na ang mga kantang handog ng nangungunang teleserye sa primetime bida. Kaya naman, makibanding na kina Brian Termulo, Julia Montes, at Coco Martin. Ngayong Sabado sa NCCC Mall Activity Center, Davao City, 5 p.m. See there, kapamilya! Nathan, alam kong mahal mo si Katerina. Pero anak, you have to give her time. Matatauhan din ang asawa mo at babalik din siya sa'yo. Po alam, Mami. Natakot po ako. Baka ayaw na po sa akin ni Katerina. Baka tuluyan na po siyang nagalit sa akin. Tulad ng sabi ng daddy mo, umalis din siya dati, pero bumalik din siya. Bakit may naiba ba? Meron ba nangyari na hindi ko alam? Danielle, may nangyayari pa. Wala, Lol. Ay, naku, Danielle, wag mo nga ako iwala-wala. Alam ko, may gumugulo sa isip mo eh. Iniintay ko lang nga na sumabog ka. Ano ba talaga ang nangyayari eh? Kasi, Mami, nahuli ni Tomas na lumalaya si Katerina. Kaya dinukot at kinulong na si Katerina. Ano? Walang nakakaalam ito, Mami. Please don't tell Dad. Pero hindi na namin hawak si Katerina. Nakatakas siya. Anong ginawa niya nung nakakulong siya? Galit. Gustong tumakas pero okay naman siya. Pero si Nathan yung huling nakasama niya. Nathan, may nangyari ba? Wala po, Mami. Nag-uusap lang naman kami. Tapos magdidinner na po sana pero... Bigla na lang po siyang nanlaban, kaya nakatakas po siya. Ganun lang. Pero hindi mo siya sinaktan. Hindi po, Mami. Mahal ko po si Katerina. At wala po akong ginawa kundi mahalin lang siya. Ganun lang, Mami. Binaasa po ni Nathan si Katerina, Lola. Ha? Paano niyang nagawa yun? Hindi ko rin po alam. Napakasama niyang tao. Hindi ko alam kung paano kami naging magkapatid. Maaaring iisang dugo na dumadalo sa aming katawan. Pero Lola, kaya ko rin mo bang gawin yan? Kaya ko rin ba maging ganun kasama? Hindi, Danielle. Iba ka. Huwag mong ipares ang sarili mo kay Nathan. Oo, pagkaminsan, mainit ang ulo mo. Masama ka rin magalit, pero... Mabuti ang iyong kalooban at nananatili ang kabutihan sa iyong loob. Danielle, malayong-malayo si Nathan sa iyo. Malayong-malayo. Alam
alalahanin mo, kung ano man ang mamagitan sa inyo ni Nathan, hindi lamang yung sa inyo, pati mga magulang ninyo damay. So na ang preparasyon para sa launch ng kumpanya? Si Emily ang ginawa ko in charge doon. Sabi niya, mas mabuti daw kung mas stable ang kumpanya. Kaya naghahanap siya ng madaming investors. Baka naman meron siyang ibang pinagkakaabalahan. Ano naman yun? Ikaw ba si Daniel o hindi? Daniel Quidote? Ako nga. Inahanap ka kang mga pulis. May kaso ka daw. Attempted murder. Para sa relaunch ng Quidote Imports, kailangan isang classy at social na lugar. Baka naman matagalan yan. Eh, hindi naman niya matatanggap yan, eh, kaya kailangan mo na maayos to agad. Yeah. Sino siya? Nathan, so kung makausap yung Daniel. Maiwan ko muna kayo, ah. Hindi, Joanna. Dito ka. Para marinig na yung sasabihin ko.